Earlier this week, the Philippine Senate passed on final reading a bill that provides allowances and other benefits to COVID-19 frontliners. But the Alliance of Health Workers say it's no different from DOH's one COVID-19 allowance system, which several health worker groups have denounced. For more on this, we are joined by Robert Mendoza, a registered midwife and president of the Alliance of Health Workers. Good morning, Mr. Mendoza. Thank you for joining us. Yes, good morning, Mike and Ray, and all our viewers right now who are listening to our. All right, first off, how similar is Senate Bill 2421 to the one COVID-19 allowance system of the DOH? Sir Mike, nakakalungkot po ano kasi wala pa ngang batas dati yung one, nagkaroon na ng mga pagdinig ang mga ang taga Department of Health regarding dito sa IRR ng ating one COVID allowance. Ano, magkaparehas po siya at alam natin na ito ay ang kami mga health workers ay disappointed talaga dito dahil alam natin na sa panahon ng pandemya kami na lang yung humaharap sa mga sa COVID-19 na ito, pero lalong binusabos or talagang ininsulto ang mga health workers dito sa batas na ito. At kahapon napag-alaman natin na nagkaroon na ng final bicameral with the lower house at saka the upper house sa Senate, pero sana yung aming gusto sana yung House Bill 107 yung sa lower house na House Bill 10701, kasi mas paboro siya sa health workers kasi kahit mayroon ng reclassification, ano, nandudong pa rin yung ating SRA, yung mga sa accommodation and transportation allowance at saka active hazard duty pay. Dito sa House Bill na, sa Senate Bill na ginawa ng ating mga senador at kasama yung one COVID allowance Department of Health, magkaparehas sila. Pero mas nung nabasa ko kanina kahapon, ano, nung lumabas na ano, yung talagang joint bicameral, ano, mas lumala pa kasi itong meron ng reclassification na low, moderate at saka high risk, mas lumala kasi ang low doon, nagtutukoy ito sa mga nasa administrative support services na walang pasyente. So 3,000 lang ang ma-receive nila. Ang moderate naman para doon sa mga health workers na nagtatrabaho na may direct contact with the pasyente pero hindi COVID. Mm-hmm. Tapos ang high risk ay yung mga may COVID talaga na area. Pero nakakalungkot po, no, kasi parang divisive siya at talagang discriminating siya sa lahat ng mga health workers kasi ang virus naman, naunawaan naman natin kasi ang mga doktor ito nasa Department of Health, ang mga senador din, alam din nila na aerosol or airborne itong transmission mode of transmission ng COVID na ito. Sana hindi ganun. Dapat pinantay na lang nila kasi lahat naman tayo na nasa health facilities ay nagtatrabaho para harapin ang COVID na ito kasi hindi naman gagana ang hospital, hindi naman tatakbo kung walang mga taga administrative support services ang gagawa ng mga payroll ng mga health workers. At the same time, parehas tayo ng entrance ng hospital. Pagdating mo pala sa hospital, high risk ka na. Bakit ginagawa ngayon may low, may medium, may high? So, ano na ngayon ang mangyayari ngayon sa mga health workers? Pinag-away-away nila ang mga health workers na pagkaisahin. At sana, kung ano man yung nakalagay sa bayanihan to, may SRA, may gas accommodation transportation, pero ang active hazard duty pay, sana dinagdag nila yun. Kasi ito rin yung house version na talagang isinama nila. Pero hindi, eh, giniit yan ni na Angelina Tan, yung ating chairman ng Committee on Health sa Kongreso. Pero hindi talaga ito nanaig dahil alam natin na mas ang sinado na ito yung dapat ibigay. Kaya nakakalungkot po ano, at sa yung mga health workers talagang galit na galit sa nung nalaman nila na ang version na ito ay bago na. Hindi na one COVID allowance ang tawag, ay health emergency allowance na po ang tawag sa bagong version na po. Mm-hmm. Sir, isa-isahin natin yan, no? So essentially, tinatawag niyo yung Senate Bill 2421 as anti-healthcare workers dahil doon sa classification of risk exposure. Now, for the benefit of our viewers, those classified under low risk exposure are those doing administrative work in non-public areas and will be given 3,000 pesos risk allowance every month. Those dealing with non-COVID-19 patients are considered medium risk and will be given 6,000 pesos a month, while those directly exposed to COVID-19 patients are considered at high risk and will receive 9,000 pesos a month. So binanggit mo kanina yung objection mo doon sa classification, Sir Robert. Ano? Sure. Bakit ba objectionable itong pagka-classify? Pagpasok mo ba sa ospital, meron talagang makikitang areas na masasabing low risk, high risk, medium risk? Paano ba ang basis nito? Ang problema dyan, sir, no, kasi yun ang kanilang mga basis, ano, nakikita nila. Pero in fact, kahit nga sa PGS last year, mas marami ang nagka-COVID doon sa non-COVID area kasi hindi sila well protected ng kanilang ano, PPS kumpara doon sa COVID area. Kaya
itong mga study na to, yung mga observation last year pa, no, sana tinanggap nila na ito yung nawala talaga pinipili ang COVID area, ang COVID virus na ito. Kaya sana binuo nila na dapat pare-parehas, kasi naalala natin, sir, nung panahon ng Secretary Una, no, mayroon siyang may joint circular ulit ang DBM at saka Department of Health na mayroong low risk at saka high risk. Ngayon, nag-file ng kaso ang Philippine Public Health Association sa Supreme Court at nanalo ito, na talagang walang low risk talaga, dapat lahat ay high risk. At in-enjoy ito ngayon, yung retroactive, yung panalo sa kaso, ini-enjoy ng Department of Health mismo dahil nag-lores sila. So mayroon silang retroactive, ibinalik yung mga kapirahan nila ngayon na ongoing. Kaya hindi talaga makatarungan na mayroon kang lores, medium at saka high risk. Kasi ang virus ay hindi lang mimili. Pagpasok mo pa lang sa hospital, alam nga naman sasabihin ng virus, ay konti lang ako sa iyo kasi taga-admin ka. Ikaw, mas damihan ko, taga-COVID area ka. So dapat hindi ganon. Kahit yung WHO, sinasabi niya aerosol or airborne, kaya wala dapat pinipili na risk categorization doon sa ating mga health workers doon sa usapin ng COVID-19 na ito. At the same time, sana, kasi beneficio lang ito during pandemic, ano, dagdag lang sana ito ng mga allowances para sa ating mga health workers na talagang napakababa at hindi nakabubuhay na sahod. Sa titingnan natin sa Southeast Asia, tayo ang pinakamababang pagpasahod ng mga health workers. Ang ano nga natin sana ay, kung dinubli ni President Duterte ang sahod ng ating mga kapulisan, sana dublihin din ang sahod ng ating mga health workers para manatili tayo dito sa ating bansa at hindi na umalis. At talagang kailangan talaga magsilbi na sa ating mga mamamayan, kasi alam natin kung gaano kalaki na tumaas ang mga bilihin, ang pangunahing bilihin, mga gasolina. So dapat i-compensate sana ng gobyerno at itaas talaga ang sahod ng ating mga health workers. At the same time, hindi yan rason na mas pagodang ng mga health workers na nasa COVID area. Kapabayaan yan, matagal ng kapabayaan yan ng ating gobyerno na hindi nagkakaroon ng mass hiring. Kahit meron silang sinasabi na one nurse is to 3 patients for COVID patients, ano, hindi nangyayari yan. One nurse is to 30 patients, one nurse is to 20 patients. So talagang magre-reklamo yung mga nasa COVID area kasi walang bantay, sila lahat ang gumagawa. Dahil mahaba ang duty. Dati 8 hours lang, ngayon ginawang 12 hours, 16 hours. Mas malas-malas ka pa kung wala kang ka-endorse, 24 hours ang duty mo. Kaya inaayawan talaga natin itong version ng scenic na ito. At the same time, yung sa Department of Health, one COVID allowance na ito. Mm-hmm. And para lang malinaw, sir, no, dati kasi meron kayong 5,000 a month na special risk allowance, pero yun prorated. So ibig sabihin, depende yan sa kung kailan ka pumasok at kung kailan ka exposed sa COVID patient. Ngayon, meron pa mga ganong classification o yung 3,000, 6,000, 9,000, matatanggap nyo ba ito ng buo? Yes, sir. Ito yung nakakalungkot pa, no? Yung sa bagong ginawa nila ng health emergency allowance, prorated pa rin. Kung pumasok ka na isang araw, ito lang ang matatanggap mo. Ang nakakalungkot dyan, maraming mga health workers na nagkaroon ng quarantine, na-isolate sila. So sana, hindi prorated. Kasi kahit isang araw ka lang umasok sa hospital at nandyan yung virus, tinamaan ka, automatic yun. Talagang high risk ka na. At sana, hindi nila going prorated, kasi kahit tayo nga nananawagan tayo kasi sinabi nga ni President Duterte na yung 5,000 na SRA na yan ay hindi talaga sapat para sa mga health workers. Kami sa Allies of Health Workers na ninindigan na dapat gawin talagang 15,000 ang ating SRA at gawin 5,000 yung active hazard duty pay, pero fixed siya, fixed amount, once a month na talagang dapat ibigay siya monthly at fixed amount at hindi siya prorated, kasi ang virus hindi naman prorated. Kung sa pinamaan ka, kahit isang araw pa lang, talagang ano ka na, magkakasakit ka talaga. Kaya ito yung nakakalungkot, kasi kahit mayroon ng low, moderate, at saka high, ginawa pang prorated. Paano na lang yung ating mga health workers na naka-quarantine? Sana isinama nila kasama yung quarantine at saka isolation, kasama sana sa computation na dapat maka-receive din sila ng buo. Mm-hmm. Sir, linawin ko lang yan kasi may nakalagay sa batas na yung allowance daw na yan shall be released in full if a health worker physically reports for at least 96 hours in a month. Otherwise, the benefit shall be prorated. So, yung 96 hours in a month, medyo mahirap ba siya buuin, sir? That's how many days ba yun if you translate that to actual work in the hospital? Yes, sir. Yung 96 hours equivalent to 12 days po yan, sir. So, sana
hindi nila dapat ginano ng computation, dapat kung kahit man lang isang araw or dalawang araw pumasok ng health workers, dapat hindi prorated kasi ito na yung nakatakda nakita nga natin ano Sir Mike ano noong panahon ng bayanihan to kaya ipabulaan na natin sinasabi ni Secretary Inayo Secretary na wala naman daw na bawas buo naman daw ito noong bayanihan to ang ating meals accommodation and transportation allowance per month per health workers ay 38,400 ang nare-receive plus 5,000 na SRA plus 3,000 na active hazard duty pay so umaabot siya ng almost 50,000 lahat almost 50,000 yung natatanggap ng mga health workers last time. Pero ngayon, nasa 9,000 na lang. So mayroong diminution of benefits na nakikita natin. Kaya huwag nilang sabihin na walang nabawas na intact lahat. Kasi ang sinasabi ng one COVID allowance ay ito nakalagay ay risk classification. So ang ibig sabihin natin yan, SRA lang yan. Asan na yung MAT? Asan na yung active hazard duty pay? Mm-hmm. And so nabanggit mo nga yan, sir, no? Sinasabi mo na sinasabi rin sa statement nyo na yung Senate bill, tinatanggal niya yung special risk allowance, active hazard duty pay, and meal accommodation and transportation allowance. So, ang hinihingi nyo ngayon, ibalik yung benefits na ito at fixed yung amount. So, sabi mo, 15,000 special risk allowance per month, 5,000 pesos active hazard duty pay per month, at 38,000 pesos meal accommodation transportation allowance per month. So medyo malaki yung agwat, no? Kung titingnan natin 3,000, 6,000, 9,000 doon sa hinihingi ninyo, no? Pero paano nyo ipapaliwanag o i-describe itong disparity, kumbaga? Napakalayo ng agwat. Ito ba alarming para sa inyo? Parang hindi kasi nagmamatch yung figures, no? Sinasabi nyo ito dapat nare-receive nyo, ito yung binibigay ng gobyerno. Nagkaroon ba ng dialogue para at least man lang ma-match itong numbers na ito? Ito yung problema po, sir, kasi walang dialogue. Hindi kami kinonsulta ng Department of Health na kailangan talagang doon pa man. At kahit kasi na Senator Gordon, doon sa umpisa pa lang ng hearing ng formally, kasama natin si Secretary Doke, kasama natin si Chairman Aguinaldo sa COA, kasama natin ang iba pang mga senador. At doon na pag-usapan na dapat sinasabi ni Senator Gordon na airborne naman ito at aerosol naman ito ay dapat makatanggap lahat ng ating mga health workers ng benepisyo ito na pantay-pantay kasi wala namang pinipili ang virus. At saka kung sinasabi nilang no diminution, malayo po Sir Mike, sinasabi nga natin 38,000, almost 50,000 ngayon ang matanggap yung bayanihan ito. Pero ngayon talagang mababa. Kaya nakaka-dismay at very disappointing kasi hindi natin makita yung sinasabi ni President Duterte na kayo ang mga bayani sa panahon na ito pero hindi natin nararamdaman ng mga health workers yung pangangalag at pagkalinga sa ating mga health workers. Instead na i-boost yung moral ng mga health workers, talagang dismayado ang mga health workers natin at possible marami pang mag-resign dahil sa ginagawa ng ating gobyerno na ito at ang Department of Health. At kaya nga kami sa Alliance of Health Workers, nakikiusap kami sa mga senador, sa mga mababatas at saka kay President Duterte na sana ibalik yung dati pa rin mga allowances para naman ma-boost yung moral ng ating mga health workers. At the same time, gagawa kami ng mga protesta pa rin, mga series of protest. At sa February 14 na, gagawa rin kami ng malakihang pagkilos sa Department of Health, yung aming Black Hearts Day, para ipahayag talaga yung aming pagkadismaya sa ginagawa ng ating gobyerno sa usapin ng mga benepisyo at kompensasyon ng ating mga health workers. Sir, naibigay na ba itong mga allowances na ito na binabanggit mo? No? And ang tanong talaga dito, meron ba tayong sapat na pera para mapagbigyan yung mga hinihingi yung amounts? Yung mga dati pang mga allowances po, Sir Mike, ay yung iba hindi pa po nakatanggap. Iba't yung mga nasa LGUs, yung mga nasa regions, marami pa pong hindi nakatanggap. At nakakalungkot na po, Sir Mike, yung sinasabi kong meals, accommodation, transportation na 38,000 per month ng kasama yung mga nasa NCR, ay binabaan po ito ng ating Department of Health sa mga private aid na ibigay na pero ginawa itong 3,500 yung meals, accommodation, ang transportation instead na 38,400. Kaya nakakalungkot kasi pagbabawas ito parang at hindi rin natin pwedeng sabihin na walang pondo kasi batay sa ating COA findings, ang daming unused, misused or misappropriated na mga pondo. At kung gugustuhin ng ating gobyerno, ang daming pondo pa dyan sa, yun nga, gusto natin ngayon, yung pondo ng NTFL Cup. Talagang ibuhos yan, tanggalin yan, at ibigay sa mga health workers para doon sa mga kompensasyon at benepisyo. Maraming pagkukunan ng pera
Pero kung talagang willing talaga or mayroong pusa ang ating gobyerno na bigyan ng pangangalaga at pagkalinga ang ating mga health workers, kayang-kaya ng ating gobyerno na bigyan yung both public and private health workers ng mga kompensasyon at mga benepisyo na sinasabi natin ito. Mm-hmm. And humihingi din kayo ng mas mataas na compensation, no, para doon sa mga nagkaroon ng mild or moderate cases ng COVID. Mula 15,000 na nasa Senate bill o itong sa bicam bill, no, version, gusto niyo ng 50,000 pesos, no? Gaano kalaki ba ito in terms of, in practical terms, gaano kalaking halaga yung diferensya ng 15,000 sa 15,000 sa 50,000 for a health worker like you? At also, humihingi rin kayo ng coverage for medical expenses for non-hospitalized health workers na nagkaka-COVID-19. Gaano kahalaga itong mga provision na hinihingi ninyo? Mahalaga po ito, no, Sir Mike, kasi alam natin na buhay talaga ang inilaan natin dyan para harapin itong COVID-19 na ito. At the same time, yung mga kompensasyon na ito naman kasi minsan mayroon pang nadideny. According to the department, mayroong mga kasamahan tayo na nadideny at ginastify ng mga doctors na nagka-COVID ka at na-acquire mo ito doon sa hospital. Marami pa rin mga health workers na talagang hindi nakakakuha dahil dinideny ng ating Department of Health yung kanila mga kaso at marami dyan at marami pa nagko-complain. So malaki po ang discrepancy from 15,000 to 50,000 na kailangan natin. Pero dahil hindi naman sapat naman yung pondo natin para dito sa kompensasyon kasi alam natin na may batas naman na nag-provide dito. Sana ibigay lahat talaga yung ating kahilingan at marami pang mga health workers din na talagang nung panahon ng pandemya na nag-hospital na nag-out of pocket, may sarili sila, naglabas sila ng sarili nilang pera para bayaran yung mga bills nila sa hospital. At sana ngayon dapat ilibre na ito dahil alam natin na tayo naman yung nangangalaga ng ating mga pasyente. Sana libre at alam natin meron naman doon bilan na in charge yung PhilHealth. Sana hindi yung per case sana. Kung nagkasakit tayo, dapat lahat ng expenses, medical expenses, sana i-shoulder ito ng gobyerno dahil tayo naman ay hindi naman natin sinasadya na magkasakit or ma-expose sa COVID-19. Mm-hmm. May iba pa bang benefits, sir, na hinihingi kayo o gusto niyong masama doon sa bagong batas? Ito yung panawagan din natin talaga na lahat sana maisama yung SRA, COVID, yung SRA, active hazard duty pay, yung meals, accommodation, transportation, at dapat yung sa ating SRA, is special risk allowance, dapat taasan talaga siya ng 15,000 per month na dapat fixed siya, hindi siya prorated, kasama yung active hazard duty pay na 5,000 na fixed pa rin at hindi prorated. Dagdag pa, dapat sana dahil kahit bumaba na yung kaso natin sa NCR ng COVID-19, ano, dapat talaga ituloy-tuloy yung mass hiring with regular plantilla positions. Dapat itigil na ng Department of Health yung contractualization ng ating mga health workers dahil very essential at importante, essential at very vital ang trabaho ng ating mga health workers. Sana itigil na yung contractualization sa ating mga sahanay ng mga health workers at dapat magkaroon talaga ng plantilla positions. Dapat filled upan yung mga vacant platilya positions na nasa Department of Health, almost 14,000. At the same time, magbukas pa ng panibagong platilya positions para yung sinasabi ng Department of Health na one nurse is to 12 patients sa regular na panahon, ano, at one nurse is to 3 patients for COVID patients. Sana buksan na at dagdagan talaga ang hiring ng ating mga health workers. At the same time, taasan ang sahod ng mga health workers doon sa nakabubuhay na sahod na ang panawagan natin ay dapat yung entry level ng ating salary grade doon ay dapat 25,000 na po. Robert, we are now on year 3, no, into this pandemic. Kumustahin ko lang yung sitwasyon sa mga ospital, kumusta yung mga member health workers ninyo, at ano yung assessment mo doon sa polisiya ng gobyerno hinggil sa mga health workers? Talagang nakita natin talaga na ang mga polisiya ng gobyerno sa panahon ng pandemya, talaga nakita natin anti-health workers. Nakita rin natin na talagang hindi siya tumutugma doon sa pangangailangan o doon sa pangangailangan ng health workers. Kaya nakita nga natin binabarat talaga ang usapin ng kompensasyon at benepisyo ng mga health workers. Kaya talagang dismayado ang mga health workers sa ngayon. Kaya kailangan talaga kaming lumaban para sa aming health, safety, protection, and welfare. Kaya kailangan talagang magkaisa ang mga health workers sa buong bansa na para patuloy na lumaban dito sa pangbobusabos ng ating gobyerno sa ating mga health workers. On that note, maraming salamat, Robert Mendoza, President of the Alliance of Health Workers, for sharing your thoughts with us. And thank you for your service to the country.
Maraming salamat, Sir Mike. Ingat po.